any longer. This place in fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Good afternoon po muli sa bawat isa at welcome sa ating online prayer and devotion. So bago po tayo magsimula, let's pray. Lord, maraming salamat at pinagsama-sama niyo kami, Panginoon, sa oras na ito. Thank you dahil nandyan ka para sa amin and we believe, Panginoon, two or three gathers in your name. You are in the midst of us.
Kaya Lord, naniniwala kami na gagalaw po ang iyong banal na Espiritu sa mga oras na ito. In Jesus' name we pray, amen and amen. Ngayon naman po, gawin naman po natin yung ating mga acts of faith. So, sa mga ilan ay kabisado na to. Pero sa mga bago ay ito po ang ating acts of faith. So, share mo na ang broadcast na to. Pangalawa, i-click mo na yung like button. Okay? Pangatlo po ay i-type nyo po watching from and watching with. And tag them. No? Tag nyo na yung mga kaibigan nyo. And then, pang apat po ay subscribe sa ating YouTube channel. Yan. Pati CIF TV. Pati yung ating Facebook ay i-like nyo na lahat yan. CIF Makati, CIF Ortiga, CIF Cavite, saan pa, ano pang CIF na makikita nyo. So, yun po. I-like and follow nyo na Facebook page and subscribe to our YouTube. Pang lima po ay we have the online giving. Yan. Kung talagang hindi nyo mapigilan, tinatch talaga kayo ng Lord, yan. We can freely give. Yan. Salamat po sa mga gumawa at gagawa. Thank you sa pakikisama sa akin. So, ngayon naman po, nasa week-long series nga tayo at nasa pangalawang topic na po tayo na compassion and expression of love. Yan. Compassion and expression of love. Yan. So, ang dinidiscuss nga po natin dito ay sa Luke 10:30. Pababa, okay. So, ito po yung tagpo kung saan merong a stranger, no, naglalakad, tapos ginulpi siya. Okay. Nirab siya, inano siya, iniwanan siya ng half-dead. No? Iniwanan siya ng half-dead. So, katulad po ng na half-dead na, iniwanan siya, na nirab siya, ano pa ba? Sugat-sugat siya, okay? Wounded siya. So, parang katulad po sa man na to, okay? Na kung saan ay mga kapatid na minsan ganito po yung nararamdaman natin. Totoo talaga yung sinabi ng Lord na John 10:10. Okay, the thief comes to steal, kill, and destroy. Okay? So, ganun po minsan yung nangyayari sa atin. Okay? Or sa mga kapatiran natin. Nakakaramdam tayo ng we are destroyed, we are half dead, no? Spiritually dead. No? Ganun po yung madalas na nai-encounter ng isang believers, okay? Or sa atin, di ba? Sabi dito, no, sa Luke 10:30, babasahin, medyo mahaba po ito, kaya bear with me, okay? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happens to be going down the same road, and when he saw the man, he was passed by on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he looked pity on him. He went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine. Then he put a man on his own donkey, brought him to an inn, took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said. And when I return, I will reimburse you for an extra expenses you may have. And so, pagdidiin ang pansin lang po natin ito, no? Doon sa Luke 33. Okay, Luke 33. So, ang ating topic po, yan, hindi to surprise, no? Ang ating topic po ay the divine medicine. Yan, pakitype naman po sa comment section. The divine medicine. Okay? Sabi po sa Luke 33, but a Samaritan po ay foreigner doon sa place no, who was traveling, came from him, and he saw him, he was deeply moved with compassion. Okay. Compassion. Okay. Tapos, punta po tayo sa 34. And went to him and bandaged up his wound, pouring out oil and wine on him. Okay.
So, and put his own pack animal and brought him to an inn to take care of him. Pansinin po natin kung gaano po yung compassion ng isang Samaritan, a stranger to that place. Diba? So, nagdaan ang priest, nagdaan ang mga Levites, wala lang sa kanila, but a stranger, okay, hindi siya kilala or what, is dadaan and then have a compassion. Okay? Hindi lang yun. Nilinis yung sugat niya. Okay? Nag-pour out ng oil at ng wine. Okay? Two elements po ang ginamit ng Samaritan. Dalawang elements. Okay? He went to him and bandaged his wound. Pouring on oil and wine. Okay? Oil, pouring oil and wine. Olive oil is used as traditional treatment for wound sores and infection. Noong mga panahon na yon, ang olive oil po ay ginagamit, okay, para sa matreat yung wounds mo, sore mo, and infection. Oil, the oil was used to consecrate, cleanse, and make holy. Yan. So mga kapatid, sabi dito, the oil represents the Holy Spirit. The pouring of the oil upon anyone refers to the introduction of the Spirit of God into any situation of affliction that you and I may be going through now. When this Spirit is poured out into any situation, okay, a complete transformation takes place. According to Isaiah 61:1-3, healing is experienced by the brokenhearted. Joy replaces mourning. The garments of praise replaces the heavy heart, and the beauty takes the place of ashes. Wow! The Lord will give you the oil of joy that you will turn your mourning into joy. You will receive the garment of praise to replace the heaviness and depression. You will be planted firmly and deeply in the soil so that you became tree of righteous. Wherever the Spirit of God is present, the situation cannot remain the same. It must be transformed into greater glory. So, ganun po mga kapatid. When yung nangyari po dun sa man, nung dumating yung Samaritan, ay a foreigner, ay nag-iba po yung sitwasyon. Okay? Pinour sa kanya yung oil na treatment sa kanyang katawan. That is compassion, mga kapatid. Okay? Binigay niya yung anong meron siya at tinulungan siya. Okay? So, pag nung pinour yung oil, it's represent nowadays the Holy Spirit of God. Okay? Pag pinour sa'yo yung oil ng Spirit ng Lord, hindi ka magre-remain sa situation mo ngayon. Amen? Paki-type naman diyan sa comment section, hindi ako magre-remain sa situation ko ngayon. Okay. Pag sinabi, 'di ba, kanina binasa natin sa Isaiah, yung kalungkutan mo mare-replace ng joy. Okay. Pag na-pour out yung Holy Spirit sa iyo. Hindi ka mananatili na doon lang. Hindi ka mananatili sa lugmok. Hindi ka mananatili sa pagbagsak lang. When the Spirit came to you, okay? Pag ang Spirit ng Lord dumapo sa'yo, hindi pwedeng hindi ganun lang. Okay? Hindi pwede na ganun ka pa rin. Okay? May transformation. Amen? So type mo nga sa comment section, may transformation. Yan. May transformation na mangyayari. Hindi ka same situation lang. Okay? Ganun ang gustong gawin sa'yo ng Panginoon. Okay? Gusto niya matransform tayo. Punta naman tayo sa pangalawang ginamit. Wine. Ito po yung wine sa Bible. Hindi po ito yung wine na may content na alaka. Okay? So, hindi po concentrated po ito na grape juice that would naturally ferment over time as it would react with the natural sugar in the juice. Okay? It was such safer to carry wine than to chance getting sick on contaminated water when you travel.
it would have been perfect for cleansing for wounds. So, mga kapatid, nung time kasi na yon, no, ito kasi iniisip na iba yung may wine naman sa Bible eh. Okay, ang wine po sa Bible ay talagang grape juice lang. Walang halong anything. Okay, fermented siya, okay, dahil sa heat, okay. So, mga kapatid, hindi ito yung may content ng alak, okay. So, ano ba yung nire-represent ng wine? Wine symbolizes the blood of the new covenant. Praise God! Which Christ shed on the cross for the remission of our sin. The broken bread symbolized the body of Christ, which was broken for our sin. All our infirmities were laid on His body so that we could be whole. So ito po yung wine na to. Alam naman po natin, nagdaan tayo sa ating Holy Week. Okay? Mga topic natin, the blood of Jesus. Yung blood of Jesus represent kagalingan. Kung yung oil represent the Holy Spirit, transpouring of oil represent the Holy Spirit, transformation. Okay. Ngayon naman, ito naman, ang blood of Jesus ay ina-apply mo healing sa lahat. Kaya nga, the divine medicine. Si Jesus ang ating divine medicine. Walang iba. Okay. Maybe ginagamit ka lang. Okay. Kaya po pag may gumaling to your prayer, it's not you. It's Jesus. Okay. Instrument ka lang. Kaya glory to God. Okay. Laging ganun po isipin natin. Okay, mga kapatid. So, dito po ay, mga kapatid, pinorden ng Samaritan man, okay, yung wine, which is, inaano natin, sinisimbolize po nito yung blood ni Jesus. Alam naman po natin, just one drop of blood of Jesus, okay, can heal you. Amen. We just need to apply on it. No matter what type of wounds a person has in his heart, the Lord wants to heal him. He desires to show mercy and healing toward you. You are so precious that He died on the cross for your sin and your infirmities. Let the great physicians bring healing and deliverance to you today. God wants you to live the divine healing and health. He wants you to understand more and more about healing. Kapula ko dito, mga kapatid. Okay. Gusto ng Lord na maintindihan mo. Gusto kanyang gamitin pa for His greater glory. Kaya gusto niya, okay, parang sasakyan po yan eh. Ayaw mong tumakbo ng sasakyan na may sira ang iyong mga pyesa. Ganon din, mas magganon si Lord. Ayaw niyang ihano ka, gamitin ka ng may depekto. Kaya gusto niya maranasan mo yung divine healing na tinatawag. Most especially yung healing, yung wound ng emotion natin. Okay? As we receive our healing, share with others what God has done in your life and have special care for them. So mga kapatid, dito makikita natin, mga kapatid, ayaw ng Lord na manatili ka sa situation. Sa situation mo ngayon, gusto niya, ito nga po yung lagi kong sinasabi, ang kagandahan pag bumabagsak ka, no choice but to go up. Go to God. He is our great medicine. He is our great physician. He is the greatest doctor among all. Just one drop of His blood. Samahan pa ng banal na Espiritu. Total healing and transformation in our life. Amen. And maging good Samaritan din po tayo. Okay. Have compassion in our heart, just Jesus did. Kung paano ka pinagaling ni Jesus, tumulong ka rin sa iba. Okay? So sige po, maraming salamat. So let's pray. Lord, maraming salamat sa oras na to. Salamat dahil natutunan namin, Panginoon, na You are our divine medicine, Panginoon. Walang iba, Panginoon, kundi Ikaw lamang, Panginoon, ang kayang magpagaling sa amin. And right now, I pray sa bawat isa na may nararamdaman, Panginoon, physically, Panginoon. The name of Jesus, we apply Your blood, Panginoon.
sa bawat parte na may masakit sa amin, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa emotional wounds, Panginoon, yung sugat, Panginoon. Lord, we know na kaya mo itong pagalangin, Panginoon. Maraming salamat. Ngayon pa lang, we claim your healing touch sa bawat isa. Thank you, Lord. At thank you, Lord, sa ginagawa mo sa CIF, Panginoon. Patuloy na ikaw yung mangungusap. Patuloy na ikaw, Panginoon, yung mangunguna. Thank you, Lord, sa mga buhay ng aming pastors, Panginoon, kay Pastor Gani and Pastor Ates. Give them strength more, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy na ikaw yung magbibigay sa kanila ng kalakasan, ng comfort, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa mga CIF, sa leaders, CIF disciples, Panginoon, CIF family, pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig ngayon, Panginoon, ang bawat pamilya nila, Panginoon. Ganun din, Panginoon, I'm praying kay Ate Aileen at kay Kuya Nao sa business nila, Panginoon. Alam ko, Panginoon, this is may gagawin kang matindi, Panginoon, sa kanila, Panginoon. We need your favor, Panginoon. Ganun din sa mga businessman, Panginoon, and businesswoman, Panginoon. We just need your favor, Panginoon, because we believe, Panginoon, favor from you, favor from men. Thank you, Lord, at maraming salamat sa darating na eleksyon. Tulungan mo kami to select people, Panginoon, to select a president, Panginoon, na talagang nanggagaling sa iyo, hindi lang sa bugso ng damdamin namin, bagkos yung talagang nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat din dahil aayusin mo na yung mga bansang nagkakagulo ngayon. Thank you so much, Lord. At patuloy na ikaw yung kikilos, Panginoon. Ikaw yung papagitna sa kanila, because kung ikaw yung nasa gitna, Panginoon, there is peace in Jesus' name. Maraming salamat, Lord. At patuloy na ikaw yung manguna, Panginoon. Patuloy na ikaw yung mangusap sa bawat isa sa mga gagawin namin. Give us wisdom, knowledge, and understanding. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, thank you for joining. At yun nga po, I just want to remind na sa darating na election, mahaba pa po. Okay. We have 1 week. So pray, pray, pray. Huwag ka magpadala sa bugso ng damdamin at sa social media. Okay? Okay, mga kapatid, nasa fasting tayo. Kaya matindi ang gagawin ng Lord. Amen. So yun lamang po. Magkikita po tayo muli. God bless everyone. Ooh.